alis. Gusto mo bang sagutin? Ba't ka raw gumano? Ayan, no. Ito magsasalita ngayon si Alice Go. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung mask po, matanggal. Hindi ko po natanggal yung mask po. Apa? Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya rin po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat, sir. Kayo, Alice, ba, kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. SILG, last na lang po. Kanino po mananatili ngayon si Mayor Alice Buo? Sa Senate po ba o sa PNP Custodial Center natin? Ganito po kasi, no, nag-file po ng kaso. Kung maalala ninyo, ang unang nag-file ng kaso lamang kay Alice Buo ay ang DILG. At ito naging basihan ng ombudsman ng issue ng preventing suspension. Kung maalala ninyo. Ngayon, ito ngayon pinahin namin sa ombudsman. Ito ngayon ay nakita ng ombudsman at kinampihan ng DILG at sinampa po ito at kinasuhan na po siya. At ito ngayon ay nasa korte ng Kapas Tarlac. At ang Kapas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest labang kay Alice Go. No, ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya. Sa aeroplano pa lang, binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda. Kasi nakadimanda at ina-aresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala. Maski ngayong gabi lang, ito muna siya sa PNP. Siguro si Chief ang makapagsalita na rito. No, at yun naman sa Senado, kung sakali man, kung mag-bail siya, pwede na siya mapunta sa Senado. Ganun po kasi ang chief ay prepare me out din kung pangalang proseso ng nagagawa ng polis. Okay, Daga, very fun. What will happen is, kukunin po na she will be under the custody ng PNP ng CIDG natin, no? Kasi meron siyang standing warrant of arrest. Then after that, pagka na-inform na yung court dun sa RTC, then kung napag-bail siya, then we will na-interview over po natin sa Senate. Kung wala po kontrolo, kung wala po po siyang bail, it will be under the custody po ng CIDG ng PNP po. Sir, thank you very much. We will entertain two more last question, and we are from GMA, Ms. Nympha Ravelo. Good morning, sir. Sir, Nympha Ravelo from DZWB. Pa-explain lang po para sa ating viewers and listeners. Kasi po si Mayor Alice Buo, former mayor, nakita kanina habang nung sinundo niya sa Indonesia, naka-casual clothes lang siya, masaya siya, nakapag-selfie pa nga. Pero ngayon po, naka-orange t-shirt, sir, digitating mark. Pakipaliwanag lang po. At nakaposes po ba siya? Yung ba yung tinatakpan niya ng white jacket, sir? Yes, nakaposes po siya. Nakaposes. Dito po kasi, pagpunta niya rito, dinasahan po siya sa aeroplano ng kanyang kaso. No, kasi nung umalis kami, wala pa ko yung warrant. Ngayon lang araw na ito, dumating. So, binasahan po siya at minag-shot po siya doon sa loob. Tinuna siya ng medical record, etc. May fingerprint, nag-ano. At doon ako nilagay yun. Yung CIDG na t-shirt. Ganun po yun. Sir, thank you very much. Our last question will come from DZRH, Mr. Lo Chicasas. Isa pa sa inyo dyan, okay na. Pareho nakatag-silver. Joanna Balyar from GG Resolution. A last question po, come from DZRH, Mr. Lodge. After the DZRH, sasa yung sinabi mo DZRH. Sige po, DZRH muna po. And then we'll entertain two more po. Okay, sir, good morning. Kay Dinasong Cesar, Secretary of Research, kay DG Tomate. Sir, itong pagka-aresyo kay Mayor, former Mayor Alice, meron po ba itong kinalaman din, sir, sa may politika po ba ito na involved dito, sir? Ganito lang po yan, no? Kaya importante sa amin na magpunta sa Indonesia ng chief. Kamukha na sinabi ko sa inyo kanina,
wala kami kasiguraduhan makukuha ng pagkulit ko. At ang mabigat nun, kung babalik kami rito na hindi namin dala si Alice ko, katakot-takot ng kritisismo yan. Ngayon, bakit namin ginawa ito? Dahil ito yung proseso ng ating batas eh, na dapat makuha siya ng kapulusyaan. We were given a time, a very tight time limit. Imagine, alauna na umaga. Anong oras kami umalis dito? Inahabol namin yung alauna na yun. Mabuti na lang, sinabihan kami ro na dahil nakita nga na persistent kami, in-adjust yung time. In-adjust nila hanggang kinahabulan na. Kaya nakagalaw kami ng gusto at yung nga, nagkaroon kami ng meeting ro. Ngayon, katanong mo, bakit ganon? Well, yung nga ang sinasabi namin kay Alice, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kung ikaw nakatakot sa buhay mo, we will provide you all of the secure packet ng kailangan mo, importante lang. Ituro mo ang mga taong malalaking ito. Lahat ng pangalan ibigay mo para makaroon ng justisya na rito at matapos na rito. Dahil yun lang ang bagay na talaga magpapaayos sa kanya. Sabi niya, totoo, may proseso tayo rito. Ibigay niya yung mga pangalan at andito ang police para proteksyonan siya ang kanyang buhay. No? Yun ang in-assure namin sa kanya. So what was her reply po dun sa pag-encourage niyo sa kanya na magsabi ng totoo? Well, siguro tanongin niyo siya. No? Tanongin niyo siya. Pero parang nakita mo naman yun sa picture niya kanina, parang she felt relieved. Alice, can you answer that? Oh, wala rin lawyer niya. That's her human rights. Secretary. Commitment na sasabihin niya yung well, yun lang ang sinabi ko, yun ang pinali ko sa kanya. Huwag siyang matakot, sabihin niya yung totoo. Yun lang. At we will take care of her security. Sir. Yeah. Sir, pwede magtatukul dun sa, napag-usapan ba sa Indonesia yung swap? May drug lord na... Well, eto na lang, ang basis nitong ating ginawa ay deportation o hindi. Totoo lang, napakabigat ng mission namin, ha? Napakabigat nito. Ganun kakomplikado ito. Meron pa yung mga swamps up na pinag-uusapan na ganyan. Hindi biro ito. Pero ako'y nagpapasalamat muli sa Indonesian government. And by the way, it is right now that 75 years of Philippines and Indonesia friendship. Itong taon na ito, nag-coincide pa, nandun pa si Santo Papa, nasa Indonesia pa ngayon. No? So, ang naging basis nito ay talagang ang deportation na nga. Yun ang pinag-usapan na. Okay? Sir, thank you. Yes. Sir, we have one more question from DWI. Mr. Joe Teneta. Sir, natutunan ko ba kung sino po, paano po nakalabas at kung mayroon pang taong nasa likod? Hindi na po namin, kasi masyadong mabilis eh, ang pangyayari yung mga maraming tao, pangina, no? At totoo lang, bukod sa kay Chief, sa PNP, ando rin po, ang gusto ko rin pasalamatan, no, ang NBI at ang ating immigration, no? Kamukha na sinabi ko, nagpunta kami rin din namin, alam po ang dagatan namin kung kami ay makukuha o hindi. At naging parang masaya lang talaga na nakuha namin. Yun ang pakiramdam kanina na at last mission accomplished at maibabalik namin siya sa Pilipinas. Yun ang pakiramdam ng team kanina. Sir, yes sir, pagpapit ko ba kay ex-mayor ko, kung totoo pong nagpangka sila palabas ng Pilipinas? Well, counsel at under that, sana paunawaan ng ating mga kababayan. Meron tayong tinatawag na Miranda Rights. No? Ito yung basta isang tao ay, of course, ay kasasakdal. No? She has the right to remain silent. She has the right to a counsel. May karapatan kasi isang abogado. Anything she says would be held against her. Lahat na sasabihin niya, ito rin na rin din lahat sa kanya. That basic rights po yan yung po. But, sir, naniniwala ko ba kayo? Nalipang ka sila? Well, mahirap mag-judge eh. Maraming posibilidad. At for me, hindi malayo yung sinasabi nyo. Maluwang ang aking, ano, yung mga
problema namin na pinag-usapan namin sa Indonesia kanina. Dahil yung problema nila, kamukha sa atin, maraming isla, gabi tayo, maraming tubig. No? Kaya ako nga pala, bago ko makalimutan, Addis Go is just one case. Ang nangyari dito, sa ganda ng pag-uusap namin with the Indonesian authorities, mas itingnan natin ang cooperation sa kanila. Dalawang kaso na to, ha? Kay Cassandra Ong, no? At saka kay Sheila Go, ngayon kay Alice, at pinag-usapan namin na like drugs, smuggling, mga fugitives, magtutulungan na gusto ang Indonesia at ang Philippines. And from time to time, mag-uusap. No? Chief, can you also give light to that? Pinag-usapan natin with the Indonesians? I just want to add to the Secretary, what happened to Nabulis because of the mutual agreement namin, mutual understanding between the Philippines and the Philippine National Police and the Indonesian National Police. Kaya kami nag-inahabol po namin ni Secretary kasi wala naman siyang kaso. Wala siyang kasong kriminal, it's only concern. Kaya yung inahabol namin kasi sabi ng Indonesian National Police, wala silang jurisdiction kasi wala naman talagang criminal case. So what happened, inahabol po namin at this guy na paano na pag-usapan sila to take care of dun sa ano natin. Kaya nga nagkakaproblema kami kasi since walang kaso at nahihirapan na rin yung Indonesian National Police, kung paano na i-hold na matagal. I just want to add, kaya nag-smile kanina. In the first place, wala siyang kaso during that time. During that time, napalis lang kami sa airport at we received yung warrants of arrest coming from the RTC sa Tarla. But the rest, it's more of yung babae confiding at us na kung ano talaga nangyari, kung sino yung mga nagkakot siya ng death threat, yung mga problema niya. And it so happened na nakuha na kami ng picture. Maybe I told them kung sino kumuha ng picture, but it's more of na talaga. Natutuwa siya talaga yung first time na makikita si Pagkari natin and their feels comfortable. And I guess ito po yung nangyari sa atin. So, ito po, it's more of sabi na this cooperation ang nangyari po dito. I just want to add, no? Ang nangyari kasi dito, it's coming from kaya nahihirapan yung Indonesian National Police because from Indonesia, she went to Malaysia and Singapore sa paikot-ikot. And they took, it's really a bad choice na chance na lang talaga nakuha nila. They opened one of the houses na doon natatago siya. Kaya yun po yung nangyari sa tama po yung sinasabi niya. It's really a form of mutual agreement between us. Kaya lang na sinasabi nga ng Indonesian National Police, you have to go there right away because they have no case, we cannot hold them. For quite a while, more than 24 hours. So, for you, ito po yung nangyari po sa case dun sa Kialis ko. Sir, thank you. Idadagdag po lang, no? Ano na sa mga nakikinig mo? Napakahirap na maging pugante ka sa ibang bansa. Tandaan niya. At yun ang pinag-usapan namin sa Indonesia. Bakit? Yung Interpol, International Police, ng Pilipinas, ng Indonesia, ng Singapore, ng Malaysia, sasalin po yan sa'yo. Kung anong nangyari rito ngayon sa Indonesia at Pilipinas, yan ang mangyayari sa lugar na ito. Talaga magtutulungan. Yung po ang napakaso doon. Sir, thank you very much. We have last one question for the Secretary. Good morning. Given from Rappler. Sir, do you confirm that the swap was at least on the table? Was it discussed? Will it be discussed further? Well, actually, yung swap na sinasabi ninyo is just hindi na pag-usapan eh. No? It was just bypassing lang na sinasabi lang nila na I think as far as Indonesia is concerned, it was mentioned that yung death penalty for that person, I think his name is Haas, no? Hindi nila kinukonsider. Pero it was never the basis nitong pagbalik kay Alice, no? Hindi dahil may swap, at I want to make that very clear. It's not because of that, it's because of the deportation. Okay? One last. Yes,
Sir John Abalyaran from GD Press. Sir, so you're saying kanina na you're going to protect Alice. So you're saying po ngayon na there are bigger people or syndicate behind her and she's not the leader of the crimes that she... Oh, okay, come on, do not put words into my mouth. Simple lang sinasabi ko, sinabi ni Alice, natatakot siya sa buhay niya at kaya siya umalis na sa visa. No? Natatakot siya, kasi siguro natatakot siya. Sabi namin, pangatakot, sabihin mo lahat at puproteksyonan ka ng polis ang buhay mo. Ha? Ganun kasimple lang yun. Okay? Ganun lang kasimple yun. Ang importante, malaman natin ang totoo na nangyari dito. No? At ang importante na rin, sa ganyang sitwasyon, magkaroon siya ng comfort na huwag siya matakot. Sumpektado siya as far as the field is concerned. Sir, is she a Chinese fighter? I'm not sure. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam ko ang nationality na po. Maraming salamat po.